katapusan ng sa pangyayaring ito. Pero hindi naman po kami gumagalaw nang wala pong basihan ng aming pong mga aksyon. Narinig ko lang po ang ano ngayon po ni Attorney Reggie Horalbar ng KBP. Of course po, nakakalungkot din po na may ganong klaseng epekto po sa industriya. But we want to assure po the industry that we are fair in our dealings, and that may basis po ang aming mga aksyon. Pero yun nga po, since it's already pending with us and pending din po sa court, siguro po it's best for me not to say more. Baka ma-prejudge lang po ang outcome ng case. Thank you, Mr. Chair. Po, salamat po. Sa totoo lang po, nagpapasalamat po kami at nakilahok po kayo. Kahit ito ay, alam nyo na, nasa korte na. Napakalaking bagay po na nandito din kayo. Sa SMNA po, paano po kaya ang pagtanggap po ninyo? Kasi kanina, malinaw po na sinasabi po ng ating mga abogado, yung due process. Yes po. Opo, hinihingi nyo yung due process. Ang sinasabi naman po ng ating NTC, binigay naman po sa inyo yung due process. Binigay po ba? Absolutely po. Hindi po nabigay yung due process po. Bakit? Ang basis po nila, kasi sabi po ni the good commissioner na may basihan daw po, ang basis po nila is the determination of the House of Representatives. Parang pinalabas po nila po that the NTC pwedeng diktahan pala ng House of Representatives. Kasi based on their resolution po, ang kanilang or order, the suspension is based on the determination of the House of Representatives. Hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag na when in fact, I believe that NTC is a quasi-judicial body. Hindi po siya under ng House of Representatives na basta-basta na lang diktahan ng mga congressman. Kasi very clear po, nakalagay po sa order nila, as determined by the House of Representatives per resolution number 129. And second, Mr. Chair, nakalagay din po doon sa rules ng NTC to protect the interest and welfare of the public. But wala nakalagay, bakit to protect the interest and welfare of the public, kailangan bigyan ng suspension, indefinite suspension, na hindi natin alam kung ilang araw, 10 years ba kami maghintay, 20 years ba kami maghintay, or until matapos yung prangkisa ng Soarsog Media Corporation. Ang nagbigay po ng prangkisa po is the House of Senate and the House of Representatives. Congress po, may batas po na nagbigay dyan. So ibig sabihin, mawala ang prangkisa through amendment of a law. Not just a mere order of a quasi-judicial body na hindi nga tayo binigyan ng pagkakataon, walang hearing, walang notice. In fact, documented po as determined by the House of Representatives. Ibig sabihin po, inaamin po ng NTC na nagpadikta sila ng congressman or ng House of Representatives. Yan lang po ang masabi ko po. Linawin ko po, ibig niyo pong sabihin ang ginawang investigasyon ng NTC? Wala po investigation po. As based lang po sa determination ng House of Representatives. So wala pong investigation, wala pong hearing, hindi tayo binigyan ng pagkakataon. So very clear po, the NTC violated its own rules. Ulitin ko po, naguluhan ako. Ibig niyo pong sabihin, yung pong indefinite suspension ninyo galing sa investigasyon ng House? Yes po. Based, ito po yung order ng NTC, nakalagay po, as determined by the Committee of the House of Representatives. So, ibig sabihin po, yung kanilang resolution, nagbase lang po sila sa legislative investigation. So, violation po yan ng separation of power, kasi the Congress is under the legislative body and NTC is under the executive department. So, ibig sabihin po, sinurrender po nila ang quasi-judicial power or function ng NTC and nagpadikta po sila through a document. Hindi po ako nagsasabi po nito. This is a document issued by NTC
na nakalagay po doon as determined by the House of Representatives. This document is dated December 19, 2023 and also the order issued by the NTC dated January 18, 2024 and March 18, 2024. So ibig sabihin po, hindi lang isang dokumento na inaamin po ng NTC na nagpadikta sila o nagsinurrender po nila ang quasi-judicial power nila ng House of Representatives. We are in a presidential system po. Kasi presidential system, iba ang executive department, iba ang legislative department. Separate po sila po. But in this case, walang hearing, walang notice, walang investigation. Sabi nila, motu proprio. Motu proprio, but based on the determination of the House of Representatives. Where in fact, nakita nyo man po, in the legislative committee sa House of Representatives, hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. In fact, dalawa po sa mga anchor ng Suarasug, nakulong ng 7 days dahil lang sa na-contempt daw. In fact, kung magsalita po tayo, 1 sentence, 2 sentence, may mga pananakot na po na ma-contempt po kami ni Congressman, ni Attorney Rolex Sublico. So, and documented po yan, public knowledge po yan, na dalawa sa aming mga anchors po ang nakulong. Nakulong for 7 days, isa sa anchor po namin, no less than the former President Duterte, dinimanda sa Quezon City Prosecutor's Office. So, yun po ang nangyari na I'm sure hindi po matanggi yan ng NTC kasi properly documented po yan. And inamin po nila ng basis po nila for the suspension or the indefinite suspension is the resolution of the House of Representatives. Salamat po. Hindi ko na po masyadong dadapuan pa kung ano po yung kaso pa kasi nasa court na po kayo eh, no? Per record po, wala pong kaso po. Actually po, yung sa magpa-file pa sana kami ng kaso. Kung may nag-file ng kaso po, it's not the entities, it's not the Suarasug Media Corporation, mga individual person like the person of Attorney Roque and mga anchors, they're filing in their personal capacity. Hindi po ang network. So, ang network po, hindi po kami nag-file pa. But we are planning to file. We are admitting that we are planning to file a criminal and admin case po sa ombudsman against the officials ng NTC for grave abuse of authority and graft and corruption. But plano pa lang yan. Hindi pa namin ginagawa yan kasi maybe baka magbago pa yung isip or baka ayusin pa nila.